Ang galing ng artista mo yan. Ano nga pangalan niyan? Ang dami natin pelikula na panood na siya, Bida. Hindi mo kilala yan? Eh, kilala ko yan. Hindi ko lang maalala yung pangalan. Ano eh, napanood na natin yan dun sa... Ano ang title nun? Yung naipit yung paa niya sa bato. Sipin mo. Hindi ko nga maalala eh. Naging makakalimutin ka na yata. Tumatanda ka na yata. Uy, ako tumatanda? Ba't yung maalala kung sino yan? Ganyan daw mga tumatanda. Naging makakalimutin. Hindi nga. Ano lang naman? Sir, nakalimutan niyo pong inumin yung vitamin niyo. Ha? Nakalimutan mo. Ikaw ang tumatanda. Hindi, sinadya ko talaga hindi inumin to. Diba? Ito yung vitamin C ko. Ay, hindi po, sir. Para po yan sa memory gap. Yung sa senior citizen. Baka senior citizen. Iyanom niyo po eh. Ma, saan ka punta? Nai-meet lang akong tao. Bakit? Ay, sama ko! Ano sama ko? Dito ka lang. Sige, sama niyo na ako. Hindi nga. Hindi ka pwedeng sumama. Alam ko magpapalibre ka na naman ng shopping at ng salon mo kaya gusto mo sumama. Hindi po ako magpapalibre. Promise. Bored lang talaga ako dito sa bahay. Wala ka ba talagang ibang pwedeng makausap o mapuntahan, ha? Buntot ka ng buntot sa akin? Wala eh. Ma, bored na ako dito sa bahay. Ayoko na maging tambang. Alam mo, Kat, dapat kasi mag-boyfriend ka na talaga. Oh, bored lang? Itinulak na ako mag-boyfriend? Naman! Para naman may iba kang makausap at hindi ka buntot ng buntot. Kahit saan ako nagpupunta, nandun ka. Eh, wala po akong magustuhan sa mga naniligaw sa akin eh. Ba? Ibig sabihin may naniligaw na? Oo naman na, yung mas ko. Mga? Eh, ilan ba yan? 500. Ay! Ano? 500 ang naniligaw sa'yo? Okay ka lang? Okay ka lang, ma. 500 pesos, bigyan niyo akong 500 pesos, ikukwento ko sa inyo. No cheating ako. Hi! Hi! What you doing? Nagcha-chat. Ay, talaga? Sinong ka-chat mo? Siya. Ah. Ikaw, sinong ka-chat mo? Siya. So, mag-isa na kayo pero nagcha-chat pa rin kayo, no? Magaling! Ba't di lang kayo mag-usap? Pakialam mo. Hindi, ang dami kasi puso'ng GIF ngayon. So, sa chat kami nag-uusap. So, lahat ng mga reactions namin, GIF. Pierre na, ewan ko sa inyo, ang dami yung ate. Huwag ka na kasi makialam. Kaloka, basta ito lang masasabi ko sa inyo. Ano yan? Ano yung GIF? Hindi ka nakakata. Kapag ka nagpipigil lang ito? Ewan sa inyo! Pierre na, alis na ako! Chitos! Ano yan? Uy! Ay, Nikki! Walida! Walida! Ano? Inaarap talaga kita eh. Papatulong sana sa'yo. Saan? Ako sa school, wag sa kanya. Joke lang, may joke. Hindi. Papatulong sana ako, Miss Carty. Yan, pag hindi dyan maaasahan mo ako. Kanina. Talaga lang, ha? Kay ano? Tara, doon tayo mag-usap. Total, usapan lalaki naman to. Uy, teka, sama mo kumain, di ba? Babalik din kami, mabilis lang. So, ano ipapakaya mo sa akin sa chat? Emoji. Ano yun? Natawa ka, di ba? Halika na! Oy, hindi nakakatawa. Natawa. Yan yung pelikulang sinasabi mo. Si James Franco, yung bida dyan. Ayun, James Franco. Yun yung naipit yung paa niya, di ba? Hindi pa. Kamay naipit. Pinanood na natin yan, tinulugan mo kasi. Eh, pagod lang ako nun. Ito naman. Sige na, pe-play ko na. O bakit pa panonoorin uli? Eh, para matapos mo. Sige na nga. Ka matutulog, ha? Oo. Uy! Paano? Ano? Nakaligtas na? Hindi pa! At hindi ka rin makakaligtas. Huling-huli ka, tulog ka eh! Makatulog na ako? Oo. Huwag mong sabihin pagod ka, hindi ka pumasok ngayon, ha? Huwag mong tumatanda ka na, nag-iantukin ka na eh. Ikaw, baka ikaw yung nakatulog, ha? Nauna ka lang nagising sa akin. Huwag ka nga mag-invento! Anong palagay mo sa akin? Antukin ka gaya mo? Ay, ako kasi kamayin niya siya yung tumatanda. Shhh, di naman eh. Hoy, hindi rin, ano? Nga, CR muna ako. Pause mo muna. Elsa!
Good evening. Ma, siya yung sinasabi ko sa inyong bisita ko. Si Eric. Eric, mami ko. Nice to meet you, tita. Ikaw din. Oh, po kayo. Anak, baka gusto mong bigyan merienda ang bisita mo. Hindi na po. Okay lang po. Eh, juice. Hindi na rin po. Thank you po. Sure ka? Opo. Oh, sige, well, lahat ng bisita ng anak ko, eh, welcome dito. Kaya, maiwan ko muna kayo. Sige ba, tita? Sige na. Sir? Hmm? Flat ho yung isang gulong dun sa kabila. Anong flat? Flat ho. Yung walang hangin yung gulong. Kaya lumambot. Tapos nakalatag sa lupa. Di, alam ko kung ano ibig sabihin ng flat. Ibig sabihin, yan ba yung ano, may nakita tayong pako na ano, sabi ko, ipagawa mo na? Opo. Ang galing niyo po, sir. Paano niyo nawalaan? Eh, ba't din pa pinagawa? Di ba sabi ko, ipa-vulcanize mo na? Nakalimutan ko po. Di ba marami po tayong lakad? Dapat kasi ginawa mo na nung sinabi ko eh. Ayan, tuloy, hinintay mo pa ma-flat. Ay, sir, hindi ko po hinintay. Kusa po siyang na-flat dahil sa pako. Ay, dapat pag sinabi ko, pagawa mo na kaagad. Sir, sorry po. Kunin ko na lang yung susi. Tapos sige, kunin mo na. Dali. Eh, ito eh. Hindi ako sinunod eh. May pako kami nakita doon sa gulong, oh. Hinintay pa ma-flat, ngayon lang ipapaayos. Oh, may vulcanizing dyan, di ba? Paglabas mo ng gate ng village? Oo! Oh. Oh, wala ka namang pasok ngayon. Mamayang hapon ka pupunta na opisina. Oo! Oh. Ano pinag-iinit ng ulo mo? Hindi ba nakakainit ng ulo yon? Pinoy mo, nakita ko na... Ah, hindi. Eh, hindi ka naman maaabala. Ang dali lang gawin nun eh. Walang dapat ikainit ng ulo. Tumatanda ka na lang talaga. Uy! Anong kinalaman nun? Ay, ganyan yung tumatanda. Nagiging mainit ang ulo. Ayaw mo sabihin sa akin yan, ha? Bakit? Umainit ang ulo mo? Ma? Ma? Hmm? Okay ka lang? Anong problema mo? Ano mo nga itanong? Ang takaw mo eh. Siya kanina ka pa tahimik. Kilala ko ka, Ma. Pag matakaw ka at tahimik ka, may problema ka. So ano yun? Wala. Isip ko lang yung mga business ko. Aling business? Anong aling business? Alam mo naman lahat ng mga business ko. Tanong pa to. Kaya nga po tinatanong ko, aling business ba? Yung legal o yung illegal? Shhh! Ano ba? Parang marinig ka ng buong madla. So, aling business nga? Ka na nga magtanong? Bakit nga ba sumama ka na naman sa akin? Paano di ako susama? Wala naman po pagkain sa bahay, di naman kayo nagluto. Kasi nga, di po ba sabi niyo kakain tayo sa labas? Dapat pala, nagluto na lang ako sa bahay. Ganun din naman yun, sabay tayong kakain, di po ba? Hindi kaya, ikaw ang kakain. Iiwa kita, alis ako. Ay, harsh! Bakit kasi hindi mo sagutin na yung manliligaw mo? Sige, sasagutin ko. Hmm. Kung sasagutin niyo rin po yung bibiling ko. Sabi niya nga ba eh, lagi may catch. Baby! Ma'am. Ay, pakilabas na nga yung pagkain. Gutom na ako eh. Magluluto po ako ulit eh. Ano? Di ba kanina ka pa nagluluto? Eh, ma'am, nasunog po eh. Bakit? Eh, kasi ma'am eh, nasanay po kasi akong auntie to si Maria. Siya po kasi yung lagi nagbabantay kapag ka may nakasalang. Eh, nakalimutan ko po kaya yun. Eh, pambira ka naman. Ilang linggo nang wala si Maria, hindi ka pa rin nasasanay. Kailangan bang may magbantay nung niluluto mo? Eh, ma'am, pasensya na po kayo. Eh, kanina ko pa nga sinasabi, gutom na ako, di ba? Tapos ngayon magluluto ka ulit. Eh, sige na nga, sige na nga. Ano nangyari doon? Eh, nakakainis eh. Bacon at saka itlog lang yung pinaluluto ko, sinunog pa. Eh, gutom na ako. Eh, wala ka naman lakad ngayon, di ba? Oo. Meron pa naman iluluto. Oo. Mabilis lang naman lutuin yun, di ba? Oo. Ano yung kinakainit na ulo mo? Hindi ba nga nakakainit ang ulo? Hindi. Hindi naman ganun katagal lulutuin yun eh. Kaya umiinit ang ulo mo kasi tumatanda ka na. Ikaw gumaganti ka dahil sinasabihan ka tumatanda ka na. Ngayon, umiinit na ulo mo. Uy. Hi. Nangyari sa'yo. Saan? Nagabi. Magkatsa tayo, bigla mong iniwan.
Tulog na ako. Bakit nga? Mag-uusap tayo, bigla mo iniwan eh. Eh, nagalit ka na eh. Habang pa yung usapan, kaya natulog na ako. Eh, sino ba naman kasi hindi magagalit? Tagal-tagal mo mag-reply. Tapos alam kong active daw ka, pero ang tagal-tagal mo isin message ko. Eh, di ba nga sabi ko sa'yo, nanunood ako ng mga video sa Facebook. Eh, yun yung tinatanong ko agabi pa, di ba? Eh, bakit doon kailan tayo nag-chat? Siya ka pa nanonood ng videos? O talaga ba nanonood ka ng videos nun? Ano? Ano pala ginawa ko? Malay ko, baka may ka-chat kang iba. Active na ako ka, pero hindi mo ako sinisin. Labo naman. Feeling mo talaga gagawin ko yun sa'yo? Ewan ko sa'yo. Tsaka alam ba yung feeling na bigla ka nag-offline habang ka-chat tayo? Ano? Ang gawin ko sa'yo para malaman mo. Ano sa'yo? Hi! Okay na lamang mag-usap. Hi, baby. Ano nangyari doon? Kayo dalawa mag-usap. Nino? Yan. Hi. Alam mo, naisip ko, para matapos na yung asara natin tungkol sa pagtanda, tanggapin na lang natin. Na ano, na tumatanda na tayo? Hindi nga eh, di ba? Hindi ko sinasabing matanda na tayo. Yung, alam mo, papunta rin naman tayo dun talaga eh, di ba? Di simula pa lang ngayon, gawa na natin ang paraan, paghandaan natin. Paano? Eh di, simulan natin sa pag-alaga sa katawan natin. Simulan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain. Iwas tayo dun sa mga junk food, at saka yung matataba. Eh, mamimiss kita. Eh, hindi na. Gawin natin para sa mga bata. Para matagal nila tayo makasama. Eh, ikaw lang naman inaalala ko eh. Baka mamaya mahirapan ka. Ba't ako mahihirapan? Eh, kayo mahilig kumain eh. Alam mo, grabe ka talaga sa akin. Pagtutulungan nga natin, di ba? Oo. Oh, simula bukas ha, mga healthy na yung pagkain nulutuin ko. Wala na yung mga karne muna. Gulay tayo. Okay sa'yo? Sige, okay. Mahirap kasi yung tatanda tayo na sakitin. Eh, hindi pa nga ako tumatanda. Kaya ko pa makipagkwentuhan ng buong magdamag eh. Makipagkwento? Ay, ito ya. Bakit? Ano, hindi mo na kaya? Baka tumatanda ka na nga. Huwag mo akong utuin. Ay, ganyan yung mga tumatanda. Napapagod na kagad. O ano, kaya mo ba o hindi? Ay, nako! Oh, ano? Saan ka pupunta? Maliligo! Nakikwentuhan tayo, maliligo ka! Eh, di ba nga, magkukwentuhan tayo? Oh, yes! good afternoon po, tita. Ma! Hmm? Si Eric. Oo nga. Kukuha ka po muna siya ng juice, kayo mo nang bahala sa kanya. Ha? Ay, hindi, hindi, hindi. Kung bahala dyan, eh, may gagawin ako. Sige na. Nangyari dun? Hindi ko alam. Di ba, nanay mo yun? Ano kaya ulam? Gutom na ako? Lagi naman eh. Tayo! Ay, pabayaan mo na yung kapatid mo. Ako, gutom na rin ako, ha? Eto na! Pasensya na, natagalan! Hindi, okay lang. Importante, nandyan na! Yay! Ano yan, ay? Dahil Biyernes, kinisang munggo! Ay! Oh, bakit ay? Wala bang iba, Nay? Wala bang karne, Nay? Uy, uy, huwag kayong mamimihasang ganyan, ha? Kung ano'y nasa lamesa, yan dapat ang kakainin, ha? Naintindihan nyo? Yun na, bigyan mo kanin. Eh, bakit po si Tito Patrick hotdog ang kinakain? Eh, ba't nga ba yun ang kinakain mo? Hindi, ang sa akin, Pisco, ano nasa rep, pinakakainin ko. Hindi, hira. Huwag ka na kumain ng munggo, ha? Hindi, kakain pa rin ako. Masarap yan, eh. Grabe. Busog na ako. Halata ko nga, nakainang sandok ko ng kanin eh. Naku, ikaw rin kaya. Uy, nasarapan ako dyan eh. Namiss ko kaya yung munggo. Puro kasi tayo karne. Ako rin na yan, dami kong nakain. Ako din na yan, sarap ng luto niyo eh. Kita niyo na, sabi sa inyo masarap kumain ng gulay eh. Di ka naman busog, no? Na. Sorry. Mukha, tignan mo ito. May bagong app sa phone na pang-edit na mukha. Nababago niya yung mukha mo. Nakakatawa! Ma! Ma, tignan mo, ma! Ma! Oh, ano? Sabi ko, may bagong app sa phone pang-edit ng mukha. Eh, wala akong time dyan, no? Busy-busy nga ang tao, eh.
Sungit naman ito. Kumusta na po ba yung business nyo? Okay na ba? Hindi nga. Bakit? Eh, nabalitaan ko kasi pinag-iinitan yung maliliit na business. Ay, nako. Hirap na, no? So? Ano so? Eh, di syempre. Lalong kailangan mag-ingat. Eh, paano kung masilip tayo? Bakit naman po masisilip? Eh, legal naman yung business nyo, di ba? Ma! Oh, bakit ba? Legal yung business mo, di ba? Patingin nga ng app na sinasabi mo. Paano bang palitan yung mukha? Eh, baka mapalitan na yung mukha ko dito. Wow, ano talagang papalitan? Mukha o usapan? Patingin nga! Wala na, expired na. Ganon? O, huwag ka makulit, ha? Tulungan niyo po ako. Ilipat ko lang po ng lugar ng table sa room ko. Wala ba si Ate Baby mo? Busy po sa kusina eh. Si Kuya Robert? Naglilinis po ng kotse. Busy lahat? Wala ba ibang taong pwedeng tumulong sa'yo? Meron po. O yun naman pala eh. Sino? Kayo po. Anak, sige. Ganito ha. Maya-maya. Tulungan kita ha. Sige po. Ah, sige. Sige. Nangyari sa'yo? Sakit ng tiyan ko eh. Baka buntis ka. Ito, masakit na nga ang tiyan, di ba? Nagbibiro pa. Ano, baka naimpatsyo ka lang dahil mo kinain. Grabe ka talaga. Alam mo, talagang wala kang pakialam sa nararamdaman ko, no? Ikaw, pag dumain kang may masakit sa'yo, hindi kita papansinin. Hindi. Ayoko lang magpanika. Kung ano-ano iniisip mo, ikaw talaga, oh. Palusot ka pa dyan. Kanina ko pa nga sinasabi, masakit ang tiyan ko, di ba? Hindi ka man lang lumapit. Hindi, pwede ikaw lang lumapit sa akin. Seryoso ka? Hindi, hindi. Ito na nga, lala. May biro ka lang. O, oh, yan, ha? Ha? Ito na, ha? Relax ka lang. Yan mo. Bukas na bukas. Ako mismo, sasamahan kita magpa-check up sa doktor. Okay lang yan. Alam mo, magjo-joke sana ako eh. Kaya lang, ano? Eh, baka sumakit ang tiyan mo sa katatawa eh. Ang tiyan. Aray ko! Aw! Aray ko! Aray! Ano na? Bati na tayo? Oo na. Kulit mo. Sorry na nga eh. O sige, ulitin ko ha. Ito. Sorry. O yan. Wala naman na. Ha? Wala ka naman message eh. Bakit in-expect ko ba meron? Eh, akala ko chinachat mo ako ngayon. Tapos yung reply mo na sinabi kong sorry, eh dadaanin mo ako sa GIF? Hindi, no. Eh, anong ginagawa mo dyan? Eh, ikaw yata yung mag-chat eh. Chat? Tumitingin ako ng damit online, no? Ayan, no? Ayan, no? Chat ba yan? Oh. Sa'yo? Hi! Alam ko na sasabihin mo na si Chito na lang kausapin ko, ano? At ikaw, alam ko na rin ang gagawin mo. Aalis ka rin, oh. Tapos sasabihin mo na ito na lang kausapin ko, ano? At ikaw, alam ko na naman hindi mo sasalita. Ano? Hello po. Sumagot! Ano po order nyo? Ikaw pala yun. Hi! Sige. Bits! Oh, sige. Siya kausapin mo. Pepito, my friend! Naku, pag minamalas ka nga naman. Don't worry, Pepito. Hindi ako pupunta rito para mangutang. I came here para ibenta ito sa'yo. Mabuti na lang sinamahan ako nito. Ano na naman yan? Ito naman, puro sablay na nga ito, sinamahan mo pa dito. Pasensya ka na, Pits. Kasi may utang sa akin yan eh. Sabi niya sa akin, pag nabenta niya daw yan, babayaran niya ako. Ano ba yan? Leather shoes, made in Italy. May nagregalo ka sa akin. Oh. Eh, kaso medyo maluwag, kaya naisip ko, ibenta ko na lang. Okay. Bili mo na.
Oh, hindi kasya sa akin yan. Kasya sa iyan, Pits. Diba, size 10 ka? Eh, size 10 yung sapatos, yun. Tingnan mo. Oo, oh, kaya lang. Ito. Aray! 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 Aray ko mati! Ang bilis mo magaan ng paa mo. Hindi naman matindi apa ko, ah. Hindi, dati na magayan. Naku, gout yan. Shhh! Ano daw? Gout. Masakit yan. Ano ba? Kaya maingay. Baka marinig na asawa ko. Gout, gout. Masakit yan. Masakit pala. Ba't ay mo sabihin kay Elsa? Hindi na. Alaskain ako nun eh. Sabihin, tumatanda ako. Talagang sakit ang matanda yan. Oo na, oo na. Basta huwag nyo na lang sabihin kay Elsa, ha? Well, it depends. Depende. Depende saan? Kung bibilin mo itong sapatos, baka hindi na malaman ni Elsa yan. Parang binablockmail mo ako eh. Hindi, ha? I'm not blackmailing you. I'm just trying to make a deal. Sige na, bibito ko naman na ito. Para hindi ako madulas kay Elsa. Wow, edi blackmail nga yan. Hindi ito blackmail. Black shoes. Oh, sige na, kunin mo na yan para manahimik na yan, oh. Ito naman, naki-blackmail din, ano, para mabayaran ka. Ako nang ba-blackmail? Papaluto kaya ako ng hotdog kay Elsa? Elsa! Ano ba? Sige na, kunin ko na. Okay. Tsaka ka, papaluto kita hotdog, pero kay baby. Baby! Chito. Uy, oh, ano balita? Di okay. Bakit? Eh, yung mami kasi ni Katkat, parang bad trip sa akin eh. Oh, akala ko ba nung sinabi mo pumunta ka dun okay sa'yo? Eh, nung una, ang bait ng mami niya. Nung pangalawa, parang naasar eh. Bigla na lang tumayo, tapos umalis. Bakit daw? Eh, ano sabi ni Katkat? Wala, hindi niya rin alam kung bakit eh. Eh, anong plano mo? Karanahin kaya natin. Yung mami? Hindi, si Katkat. Ang old school mo naman eh. Eh, paano yung mami? Eh, kaya nga harana yung gagawin natin. Dahil old school yung harana. Malay mo, pag narinig tayong kumakanta ng nanay ni Katkat, matawa din yun. Sa bagay, mukhang okay nga yan. Diba? Sige, haranahin natin, Chong. Ay, haranahin? Sino nga haranahin nyo? Ako? Oh my God, ako siya. Pero ang sweet na. Sandali na, sandali. Hindi, ikaw. Eh, sino? Si Katkat. Ay, bongga! Uy. Doxie, huwag ka maingay, ha? Pag pinagkalat mo yan, bapawalpak na naman. Grabe siya. Ito pa, chismoso to eh. Ay, correction, hindi ako chismoso. Chismosa. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi ka magkakalat yan. Sa isang kondisyon. Ano naman kondisyon yun? Kasama niya ako sa Caroline. Anong Caroline? Harana. Ay, este, harana pa na. Sige. Eh, anong gagawin mo dun? Eh, di magsisong and then. Hindi pwede. Anong kala mo dun, fiesta? Grabe, gender equality naman dyan. Pero sige, huwag niyo ako isama. Pagsasabi ko lang naman yan sa mga friends ko. Ay, or better yet, iba-vlog ko yan para makita ng mga tao. Total, marami na akong followers, di ba? Kulit na ito, no? Lang, oh, yun na yan. Kulit, oh. Sobra. Sige na, sumama ka na. Ayun, ah, thank you. Yeah, practice na ako ng steps ko. Meron akong mga usong, I mean, dua ano ipa. Yan? Mga dua ipa. Dua ipa? One. Uy, pati ka pa, Bins? Di ba ngayon yung check-up mo? Ito nga eh, pagising ko, merong text yung secretary ni Doc. O, ano raw? Eh, wala raw siya eh, nasa abroad. Ha? Ako hindi pwede eh, kailangan ma-check-up na ako ngayon. Ikaw? Ano? Ano ako? Bakit? Anong bakit? Well, ikaw, kailangan magpa-check up ka na ngayon. Eh, hindi naman sumakit yung tiyan ko kagabi eh. Siguro pwedeng huwag na tayong umalis ngayon. Pero kung bumalik ulit yung sakit, noon tayo maghanap ng doktor. Ay, hindi na, lumakad na tayo. Baka mamaya kung ano na to. Yan, yung natong nararamdaman mo dyan. Nararamdaman ko naman yun. Oo nga, di, pero maigi na yung sigurado. Alam mo, dumiretso na tayo ng ospital. Siguradong may doktor doon na pwedeng tumingin ng gout. Nang ano? Nang ano? Anong ano? Sabi mo maghanap ng doktor na pwedeng tumingin ng ano? Ng ano? Gout? Anong gout? Wala akong sinabing gout.
Sabi ko, ano? Out. Let's go out. Tara na, let's go. We better go. Please lang ako. Oh. Uy, nga pala, nakita ko yung sapatos, yung binili mo kay Tommy. Oh. Maganda. Oh. Yun ang suot mo ngayon, ha? Ayoko! Ba't ka nagagalit? Hindi naman ako nagagalit. Bakit ka sumisigaw? Wala, ano lang. Tumatanda. Good afternoon po, tita. Buti nandito ka. Mag-usap nga tayo. Ah, okay po. Unang-una, ayoko na ulit makita ang pagmumukha mo dito sa bahay ko, ha? Pangalawa, kahit sa school o kung saan man, ayoko nang kinakausap o nilalapitan mo ang anak ko. Pangatlo, kahit i-text, i-chat, o tawagan, hindi na rin pwede. In short, gusto ko layuan mo na anak ko. Tigilan mo na yung paniligaw mo sa kanya dahil wala kang mapapala at hinding-hindi ako pumapayag. Got it? Maglakad? Kanina pa ako nakaupo rito. Eh, may nakasulat dyan sa hallway. Sabi, silence. Tinadahan-dahan ko yung lakad ko. Baka maabala ibang pasyente. Wala pa, doktor mo? Wala pa. Kinakabahan ako. Kinakabahan, check-up lang yan. Di ba sabi mo hindi nga sumakit kagabi? Oo nga. Pero paano kung ganito pala talaga yung sakit ko? Minsan nawawala yung sakit. Pero grabe pala. Baka mamaya kung ano makita ng doktor dito. Hindi naman siguro. Ano ba? Huwag kang kabahan. Baka lalong sumakit yung tiyan mo. Eto nga, nararamdaman ko na. Sumasakit na naman eh. Oh, hindi. Mag-relax ka lang. Relax. Basta kung ano mangyari sa akin na ikaw nang bahala sa mga bata. Okay. Malungkot ka. Pwede ka mag-asawa uli. Kabahan mo yung pinagsasabi mo. Kasi nakakabahan ako eh. Pero totoo, sige, kung malungkot ka, pag wala na ako, mag-asawa ka uli, payag ako. Huwag magsalita ng ganyan. Masakit sa akin ang maiwan ko kayo. Bakit? Nasasaktan din ako sa sinasabi mo. Kaya tigilan mo na. Parang awa mo na. Huwag na. Hindi, pero totoo nga. Kung wala na ako, tapos may makita ka, okay lang. Sige. Hindi, tama na. Hindi mangyayari yan. Kahit kanina, hindi ako titingin sa iba. Buhay pa ako, ha? Bakit? Excuse me po, Mrs. Manaloto? Opo. Sorry po ma, medyo madedelay si Dr. Tan. Nagka-emergency kasi, pero papunta na rin naman po siya. Paantay na lang po sandali. Gaano katagal? Mga 30 minutes pa po eh. Tagal pala. Sige, salamat. Welcome. Oh, teka, wala pa pala yung doktor mo eh. Dilalabas muna ako. Saan ka pupunta? Mag-CCR! Mag-CCR o susundan mo yung nurse? Bakit ko naman susundan yun? Pambihira naman to. Hindi ko susundan yun. Uy! Ba't ganyan ka ba kumilos? Eh, binabagalan ko talaga para hindi ko abutan yung nurse. Dami na ninala. Ano nga, oh? Oo. Oh. Oo? Oh. Oo? Oh. Ma, ano ba nangyari sa'yo? Bakit biglang nag-iba yung attitude mo kay Eric? Noong umpisa naman, okay na okay siya sa inyo, di ba? Gusto niyo pa nga sagutin ko na siya agad, eh. Eh, kasi nga, may natuklasan ako tungkol sa kanya. Ano? Eh, di ba? Dahil nga nanliligaw siya sa'yo. E di, pinaimbestigahan ko. Yun, may nalaman tuloy ako. Ano mong nalaman niyo? Eh, basta. Ano nga? Halos lahat ng kamag-anak niya. Pulis! O kung hindi man, sundalo! Ay, nako. Oh. Ano? Teka nga, magugulan ako, ma. Eh, ano naman kung pulis o sundalo yung relatives niya? Ano? Eh, ano? Eh, kumatiktikan tayo. Biglang ma-raid ang mga business natin.
Naku ha, sinasabi ko sa'yo, allergic na ako sa mga pulis. Ayoko na uling makulong, no? Ayoko na. Ay, hindi. Hindi pa pwede. Basta. So, illegal nga po yung business nyo. Shhh! Ikaw talaga? Baka sa'yo pa. Sige! Ay! Pwede ba? Shhh! Mr. Manoloto, nakalagay dito sa form nyo na papatingin daw kayo ng paa? Oo. Sige. Tingnan ko nga ho. Nako. Gout yan ah. Ganun ba? Ang gout ay isang uri ng arthritis o problema sa kasukasuan kung saan nagkakaroon ng pagdeposito ng uric acid sa joints o kasukasuan ng isang tao. Pero maliban sa genes or gene ay meron ding connection ang pagtaas ng uric acid sa pagtaas ng timbang or weight gain sa mga pasyente na hindi kontrolado ang blood pressure, sa mga pasyente na mataas ang triglycerides na isang klase ng taba sa dugo, at sa mga pasyente na may problema ang kidneys o ang bato. Madalas sa pag-alaga ng pasyenteng may gout, mahalaga na napapayuhan ang pasyente tungkol sa lifestyle change, no? Tungkol sa weight loss or weight management. So, ang alcohol, especially beer, beef and pork, hindi naman na sinasabi namin na iwasan, pero to eat these certain foods in moderation. Hindi namin pinapayuhan na mag-home remedy or self-remedy. Dahil sa kapag mayroong pasyenteng may gout attack, madalas ang ginagamit o iniinom ay mga pain relievers. Pero kailangan ang pag-inom ng pain reliever ay nasa patnubay ng doktor. Kailangan din ng patnubay ng doktor tulad ng rheumatologist para maibaba ng husto ang uric acid. At pag napanatiliing mababang uric acid, hindi na atakihin ng gout ng pasyente. Teka, huwag, masakit. Hindi ko naman po didiinan. Relax lang po kayo. Are! Sandali lang. Nurse? Yes po, Doc? Hi. Mr. Manoloto? Hoy! Paalalayan naman si Mr. Manoloto dun sa upuan kasi kailangan ko makita yung extent ng maganang paa niya. Okay po. Oh, dahan-dahan ha. Masakit yan. Hindi. Okay lang. Okay lang. Kaya ko. Kaya ko naman. Hindi naman masyad masakit. Kaya ko naman to. Okay lang. Okay. Sige, upo po kayo. Naku, sir. Magang-maga. Oh, hindi po ba talaga masakit po? Ah, hindi naman. Oh. Kahit di mo na alalaya. Okay. Ay! 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 Dito! Oh, ano? Tuloy tayo? Oo! Oh, ito, Delaone! Ayos! I'm here! Tambourine! Ano pa ba? Ano? Ang nagdala ka pa niyan. Ano yun? Fellowship? Ayan mo na! Tara na! At ito lang, sandali lang. Bago tayong pumunta doon, may sabihin mo na ako siya. Ano yun? Dito kasi yan. Mr. Manoloto? Oo, nakita mo ba? Opo, andun po siya sa room 407. Ay, salamat ha. Welcome. Ibigyan kita ng reseta. Pain reliever yon para mabawasan yung sakit ng paa mo. Mabawasan lang? Di ba pwedeng tanggalin na? Ang paa mo? Hindi o, yung sakit. Tanggalin yun na lahat ng sakit. Di ba pwede yun? Unti-unti lang yan. Malalakas na nga yung mga ibibigay ko sa yung mga gamot eh. Ganyan talaga, konting tiis lang. Maga eh. Lalo na dito. Aray! Wag! Masakit! Aray! Pitoy! Ay, ginagawa mo dito! Ay! Ano ba nangyari sa'yo? Gout ho, misis. Gout? Di ba matatanda lang nagkakaroon nun? Yun nga ho, madalas sa mga matatanda. Excuse me, ah. Tumatanda ka
na talaga. Una. O teka, ikaw, ano? Tapos na yung check-up mo? Oo. Ano sabi? Ano raw sakit mo? Ma'am, naiwan niyo po yung reseta niyo sa office ni Doc. Ito daw po yung iinumin yung gamot para sa impacho niyo. Pacho pala kung makapag-drama ka, wagas! Pacho! Ay! Gure! Huwag mo lang anuin! Ano ka pa? Magsapatos ka na! Huwag mo lang anuin! Ay! Tik-tik! Una! Ready? Ready! Pwede na pa. Tirayin natin to. Game. Mahihintay ko pa kaya sasabihin ko ng dali ko na matitiis at parang di makaya na. Sige na, bahala na. Aaminin ko nung namula nung una kang nakita. Minahal, inahal kita. Kaya na. Sorry. Sige na. Kapula po ang kapitbahay, oh. Bati na tayo? Hindi. Hindi nga. Bati na tayo? Okay na, pwede tayo pumunta kay Lakatkat. Okay, tara na. Tara na. Ma! May pulis! Ha? Ano? Naku, baka re-raid na tayo. Naku, akyat ako sa kwarto. Susunugin ko muna yung mga papeles. Sandali lang, kasama si Eric, oh. Ha? Isinumbong ako? Walang yang yun. Hi, Kat-Kat. Hi, Eric. Hi, tita. Good evening po. Mga uncle ko po. Pauhuli mo ba ako? Ha? Wala akong kasalanan. Hindi po. Mga harana lang po. Sige na. Sabihin ko kaya ayoko nang magpaliwanag. Ihintay ko pa kaya sasabihin ko na ba di ko na matitiis at parang di makahinga. Sige na, bahala na. Aaminin ko na ba kita, minahal na kita. Sige na, sige na. May dalawang klase ng sakit. Sakit ng katawan at sakit ng kalooban. At ang pinakamagandang paraan para mawala ang sakit na to ay yung masabi mo sa taong pinagkakatiwalaan mo. Yung taong iintindi at dadamay sa'yo. Dahil ang sakit, dalawang klase rin. Merong sakit na makakasira sa'yo at meron din namang sakit na makakapagpabago sa'yo. Kanina ka pa ba gising? Pwede ka pa bumangon? Masakit ba tiyan mo? Hindi. Inat-inat muna. Ayun. Teka, sandali. Kailangan ko i-check yung sasakyan. Baka hindi na naman naipasok ni Robby. Sumabay ka na sa akin. Hindi. Mauna ka na. Okay, sir. Ah! Bakit? Wala. Ah! Ano yan? Gout? Hindi! Hindi gout yan! Hindi! Yung walang hangin yung gulong dahil
lambot. Ano to? Yung may lambot. Tapos yung sinabi ko sa'yo yung sorry, tapos sinabi mo, ihinga niya eh. Tapos yung sinabi ko sa'yo na ano. Sabi, pag nabenta doon niya yan, pag nabenta niya raw yan, ano siya, palipat ayaw, paalam, gano'n ka. Talagang sakitin na matanda yan. Gusto niyo pa nga sagutin ko na siya agad. Basta, not my bag. Sorry. Yung naipit yung kamay niya sa bato. Oh, isipin mo. Pa. Ay, sabi. Pa. Ay, narito na ako. Sorry. Huwag ka lang mag-invento. Ano ka ba? Ikaw nga kaya dyan. Sorry. Sorry. Kinakaano mo. Ano ka ba kanina?